Hi guys, good morning. Okay, so good morning na morning kahit na makita niyo medyo madilim. Actually, hindi madilim, madilim talaga eh. So, but anyway, doesn't matter naman kung may liwanag o wala. Ang importante, naririnig niyo ako at maibahagi ko yung message na gusto kong i-share sa inyo. Kaya pinaka natutunan ko pagdating sa commitment. Okay, so pag narinig niyo yung word na commitment, especially sa business natin, napaka-importante niya, napaka-mahalaga, okay? So, sobrang, hindi lang importante, mahalaga pa. Kasi, dito mo makikita kung yayaman ba talaga yung partner mo, okay? Kasi, pag wala kang commitment, wala kang pagpapahalaga sa bagay na ginagawa mo. For sure, walang mangyayari. Okay? And, ang gusto kong i-share sa inyo is lahat naman kasi tayo dito. Isa lang pwede mangyari sa buhay natin, di ba? Lahat ng tao sa mundo may limit, okay? May hangganan. Lahat tayo namamatay. And ang pinakamalungkot nun, hindi natin alam kung kailan. So, ang buhay natin may deadline. Kaya naman, meron akong narinig na isang kwento na ang sabi sa kanya is magte-take risk ka ba? Or kung hindi ka man mag-take risk, di ba mamamatay ka rin? Di ba? Mag-take risk ka man o hindi ka mag-take risk, mamamatay ka pa rin. Kunin mo yung pangarap mo o wag mo kunin yung pangarap mo, mamamatay ka pa rin. Maging negative ang utak mo o maging positibo ka, mamamatay ka pa rin. Magpakasaya ka, magpakalungkot ka, mamamatay ka pa rin. Diba? So, ano pa? Magpakayaman ka, magpakahirap ka, mamamatay ka pa rin. So, ang point dito, isa lang ang bottom line nating lahat. Mamamatay lahat po tayo. So, kung mamamatay lang din naman lahat tayo, di ba? Anong mas gugustuhin mo? Yung mag-take risk ka o hindi ka mag-take risk? Mag-take risk ka na rin, di ba? Kasi bottom line is, mamamatay rin naman tayo eh. Kumbaga, kung bago ka man lang mamatay, isipin mo yung mga next generation, di ba? Na anong gusto mo? Mamamatay ka bang mahirap o mayaman? Di ba? Pag namatay kang mahirap, yung susunod na henerasyon is mahirap din. Unlike kung ngayon pa lang magpakayaman ka na, magpakasaya ka, enjoy mo yung buhay mo, take risk ka. At the end of the day, lahat tayo mamamatay eh. Babawian tayo ng buhay. At least namatay tayong yung may iwanan natin sa buhay ay mayaman. Diba? Hindi maghihirap. Kumbaga, meron kang nagawa na maganda dito sa mundo, may legacy kang naiwan, may mga tao kang natulungan, di ba, pwedeng maging makilala ka pa kasi nakatulong ka sa maraming tao, na bago ka man lang mamatay, bago ka man lang bawian ng buhay, naging maganda yung takbo ng buhay mo dito sa mundo. Okay? So, share ko sa inyo yon kasi para lahat tayo ma-realize natin na huwag tayong magpatumpik-tumpik, huwag na tayong magbagal-bagal. Eh, na baka iniisip natin na, mahaba pa naman yung talakpahin ko eh. So, matagal pa naman yan eh. So, pwedeng ganun, pero mas okay kasi kung nagmamadali din tayo sa mundo. Yung iba kasi iniisip, sabi nila, hindi mo na ako nagmamadali eh. Kasi feeling nila, habang buhay silang mabubuhay. Pero ang totoo, may deadline tayong lahat. At hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang buhay na nakalaan para sa atin. Huwag naman ipahintulot, di ba? So, ang importante, tayo, umahataw. Kung iisipin mo na may deadline ka,
Diba? So, anong bang gagawin mo? Magpapatumpik-tumpik ka pa ba o hataw ka na? Diba? Hataw ka na. Kasi iniisip mo may deadline ka. Hindi mo alam kung bukas gising ka pa. O hindi mo alam kung bukas, diba, buhay ka pa. Pero ang importante, ngayon pa lang, gumagawa ka na ng paraan, kumikilos ka para sa ikagaganda ng buhay mo at ikagaganda ng pamilya na may iwanan mo. Kung sakali man, diba? Pero hindi pa naman syempre kasi magpapayaman at magpapayaman pa po tayo. Kaya, guys, ayan, sa mga nanonood ngayon, okay, payaman tayo, hataw, i-value natin yung oras na meron po tayo ngayon, na ipinagkaloob sa atin. Huwag nating sayangin, i-enjoy natin, diba? Kung ano yung pwede nating magawa ngayon, gawin na natin. Huwag na natin siyang ipagpabukas pa. Kasi pwede mo sabihin, ay, bukas na lang, tinatamad ako. That's my attitude before. And now, grabing realization po yung nangyari sa akin. Although before, I know the idea na, alam ko na, I knew the idea na may deadline lahat tayo, pero because of the trainings, nakakatulong para i-remind tayo, diba, na ano, ma-realize natin na mag-value tayo ng time, ang oras na ipinagkaloob sa atin, na spend natin para sa loved ones natin, may bigay natin yung happiness para sa loved ones natin, diba, yung mga gusto nila. Kaya naman, yun. So, guys, I hope man kayo natutunan sa simpleng video ko na to, kahit na madilim. And, basta, masarap na mapasaya natin yung mga mahal natin sa buhay. Kaya naman, gawin natin lahat ng mga kaya natin, kahit simple things, meron na, may bigay tayo na makakapagpasaya sa ating mga mahal sa buhay. But, syempre, not just simple, I mean, kung yun yung kaya mo pala ngayon, pero syempre kung hahataw tayo ng todo, mas makakapagbigay tayo ng mas malupit, diba? So, bye-bye po muna and good morning, God bless, okay?